And for the headlines, weather forecast. Posibleng magkaroon ng mga pag-ulan at kidlat sa susunod na linggo dahil sa easterlies ayon sa PAGASA. In local news, ang pinag-agawang isyu ng tubig sa pagitan ng Cody at Kubi ay isinampana kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uka, dapat ideklarang persona ng grata ang mga opisyal ng City Hall kaysa Metro Park Kubi. Ang 40,000 butante sa mga lugar sa CDO Misamis Oriental ay tinanggal para sa eleksyon ng 2025. Pumanaw ang pasahero ng motorsiklo, dalawa sugatan sa aksidente sa kalsada ng Misor. For the National, kumpirmado ng DepEd ang plano na bumalik sa dating kalendaryo ng paaralan. Walang batas sa Pilipinas na nagpaparusa sa paglalabas ng mga klasipikadong dokumento ayon sa isang senador. At para sa international, ang bilang ng mga namatay mula sa baha sa Indonesia ay umabot na sa 41. May 17 pa ring nawawala ayon sa ahensya ng kalamidad. Entertainment, nagsimula ng mag-shooting si Judy Ann Santos para sa The Bad Man. Kayla Estrada, hindi pa daw handa na magkatrabaho ang kanyang mga magulang. Para sa sports, si Kiefer Avina at ang Shiga Lakes ay bumabalik sa B1 habang si Teddy Rabina at ang San N ay lumabas sa B-League Playoffs. Inasa ni Timko na makalaro si Japit Aguilar para sa Gilas sa Olympics Qualifiers. At para sa international feature, ang panama ni Bob Ross ay patuloy na mabubuhay sa bagong serye na The Joy of Painting. National feature, ang Corpals ay nag-host ng isang block party upang gumitain ang kanilang 5th anibersaryo. At para sa trivia, ang pinakamahabang ilog sa mundo. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Posibleng magkaroon ng pag-ulan at pagkidlat sa susunod na linggo dahil sa easterlies ayon sa PAGASA. Ayon sa linggo ang update ng State Weather Bureau, inaasahang magiging mainit at maalinsangan sa karamihan ng Pilipinas sa susunod na linggo, sanhi ng easterlies mula sa Pacific. Maaaring magdulot ito ng potensyal na hapon o gabi ng pag-ulan. Inaasahan na magkaroon ng malakas na pag-ulan sa hapon ng Mindanao, sa Lunes at Martes, habang maaaring maranasan ito sa Northern at Central Luzon mula sa Lunes hanggang Sabado. Sa Metro Manila, inasang mainit at maaraw na panahon na may posibleng pag-ulan sa panahon o gabi sa buong linggo. Bukod dito, maaaring mapiktuhan ang Northern Luzon ng isang shoreline mula Miyerkules hanggang Sabado. Sinasabi ni weather forecaster Benison Estejera na kanilang binabantayan ang mga ulap na cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lalo na sa Intertropical Convergence Zone na may posibilidad na pagbuo ng low pressure area sa loob ng linggo. And for the local news, pinag-aaway ang isyu ng tubig sa pagitan ng Cody at Kubi ay isinampana kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Federation of Free Workers, FFW, ay nagpadala ng sulat hangyo kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos na hinihimok ang Local Water Utilities Administration, LWUA, na imbestigahan ang kontrobersyal na kontrata sa pagitan ng Cagayan de Oro Water District o CODI at Metro Pacific Water sa
sa pamamagitan ng Cagayan de Oro Backwater Incorporated o CUBI. Ayon kay Atty. Procolo Sermen, pangunahing legal counsel ng FFW, hindi makaparunga na parusahan ng mga tao sa Distrito 1 kung hindi pa natutupad ang CUBI ang kanilang mga obligasyon sa supply ng tubig. Binigyan din nila ang mataas na singil ng tubig ng CUBI at ang mga isyu sa polusyon na nagmumula sa pagbabaya ng mga water nagpapabaya sa mga water facilities sa pangangalaga sa kalikasan. Itinutulak din ng dating Arsobispo ng Lungsod at Bishop Emeritus Antonio Ledesma ng Society of Jesus ang mga alalahanin sa kalinisan na nagmumula sa water treatment facility ng Metropark. Ito ay nagtulak sa grupo na kumilos upang tulungan ang Arsobispo sa pag-address ng mga isyu kaugnay ang controversial na water provider ng CUBI. Binigyan din ni Sermen ang kahalagahan ng pagtanggap ng LWUA ang tamang pondo mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng General Appropriations Act GAA upang tulungan ang mga water district na naapektuhan ang mga crisis sa tubig. Nagpahayag ng pagkadismaya ang FFW sa pagtugon ng LWUA sa sitwasyon dahil sa mabagal silang kumikilos sa mga investigasyon sa krisis na tubig, lalo na sa pagsasagawa ng mga feasibility studies upang maunawaan ang mga sanhi ng hidwaan sa kontrata ng CUBI sa lungsod. Uka, dapat ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng City Hall kaysa Metropark CUBI. Higit na maraming individual mula sa City Hall ang itinuturing na persona non grata kumpara sa kumpanyang Metropark CUBI sa lungsod. Ayon kay dating City Mayor Oscar Moreno, sinisisi niya ang aligadong mga pagsubok na kinakaharap ng grupo sa City Mayor Orlando Clarix Uy sa pagkolekta ng bayad mula sa Cagayan de Oro Backwater Incorporated o CUBI para sa kanilang mga obligasyon sa Cagayan de Oro Water District o CUBI. Bagamat may mga akusasyon mula sa mga akalyado ni Uy, wala pa rin tugon si Moreno habang layunin ni Uy na malutas ang alitan sa pagitan ng CUBI at CUBI tungkol sa mga bayad sa tubig. Itinutulak ng alkalde na magkaroon ng isang grupo sa mga sertipikadong accountant upang pagtugmaan ang pagkasalungat na para matrix formula sa pagitan ng CUBI at CUBI na binigyang diin na walang karagdagang interes sa pagpapahaba sa kalagayan ng emergency dahil sa isyu na pagputo ng tubig. Sa kamakailang espesyal na session, ipinasa ng isang resolusyon na nagdideklara ng Metro Pacific Water at CUBI bilang persona non grata dahil sa utos na pagputol ng tubig noong Mayo 1. Ang 40,000 butante sa mga lugar ng CD or MESOR ay tinanggal para sa eleksyon ng 2025. Ang kumpirmasyon sa halalan o COMELEC ay nag-alungkat na mahigit na 40 milyong butante mula sa lungsod ng Misamis Oriental. Matapos ang pagsusuri ng ahensya na tuklasan ang mga butante nito ay dalawang beses nang hindi nakaboto sa nakaraang mga halalan. Ayon kay Atty. Carlito Ravelo, ang Provincial Election Supervisor, isinagawa nila ang listahan sa mga botante kasabay ng pag-aproba na mahigit sa 40 million aplikante upang maging bagong botante para sa darating na halalan sa 2025 sa bansa. Ang proseso ng rehistrasyon ng botante sa Northern Mindanao ay magpapatuloy hanggang Setyembre ng taong ito. Umano ang pasahero ng motorsiklo, dalawa sugatan sa aksidente sa kalsada ng Misor. Ang isang trahedya sa dugo sa poblasyon Subongkogon, Misamis Oriental, isang backrider ang namatay habang ang dalawang iba pa ay nasugatan. Ayon kay Misamis Oriental PNP spokesperson Captain Geraldine Botanas, kinilala ang namatay na si Roy De Guzman, 28 anyos, residente ng barangay Kiraging na nasabing lungsod. Base sa investigasyon,
Bigla ang nagliyab ang motor na minamaneho ni Gilbert Ryan, 28 anyos, ni inuwi sa pagbangga. Sa kasalukuyang binarayo rin ng motor ni John Rick Babia, 20 anyos, si D. Guzman ang box driver ni Babia. Ako day si Justin Alangan, na ako nagtrabaho karon sa Caesar's Bullers. If gusto mo mag-visit dire, nara dire makita ninyo ang shop sa Agfa, Kilid sa Bikiri. Hiling mag-basketball. Samot na yung anak. Mga, I think, 14 siguro. Taod-taod lang yun eh. Mga, wala pa sa nag-one-year ni nga parel. So, kaninyo ang mga course na dapat set din mo? Pwede ra magpalit. If kuhan ka nang, pwede ra up, pwede ra po down anak. Depende lang. Pwede ra sa inyo. Kung magpahimo mo, kuhan lang ka nang, mag-message lang mo sa, kuhan, na may kuhan ng Caesar's Bullers. Pwede lang mo mag-message ko. Ako yung number, sir. Napunta yung contact number, pero wala o kabalo lagi. Wala na yung lahing sila mga concert, sir, kanang lahing pa extension sa ilang pinagahan. Na sila ay lain nga, kwan, duwa ka siya, pero kwan na to sa, kwan na, tiloring na yun. Diya sa, atbang sa Pilgrim, magsaysay, nadara. Si Sir Bowler siya po, na tiloring. Napun sila sa, kwan, makasandig, padulong sa kwan, indahag na dara, na sila shop dara. Sige, sige sir, usamay ka na ipon mo sa mga mahilig sa mag-basketball. O katong mga mahilig sa mga kwan dara, basketball, if gusto mo magpatahi, diri lang mo sa si Sir's Bowlers, quality kayo lang mga jersey. Napod sila yung hoodie, o mga polo shirt, dagan po sila ma'am. Pero kanilang tailoring sir, dugay na na or? Dugay na ni ma'am, mga, I think, 2020 siguro. Kanilang ilang bago na kaning apparel. So, dagan po silang trabaho sa ilang tailoring. Silbi, advertisement ra bitaw kanina ni na. So, na po sila discount sir, halimbawa, napulo ang taon. Oh, inana ma'am, for example, nanang magpatay sila ang seat, inana. If abot sila ang 15, nana, na sila isa ka free. Isa ka seat nga free. So, isa lang yung babae o sa pwede po. Pwede po siya sa babae. Wala may tanan sa mga volleyball jersey. Naapod. Nananitanan, ma'am. We'll be right back.
for the national news, kinumpirma ng DepEd ang plano na bumalik sa dating kalendaryo ng paaralan. Kumpirmado ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ang kanilang institusyon na bumalik sa dating kalendaryo ng paaralan. Sa isang sesyon ng Committee sa Batayang Edukasyon ng House, ibinunyag ni Leila Ariola, Direktor ng Bureau of Learning Delivery ng DepEd na ang taong panuoran 2024 to 2025 ay nagsisimula sa Hunyo 29 at magtatapos sa Marso 31, 2025 na may layunin na simulan ang sumusunod o susunod na taon ng paaralan. 2025 to 2026 sa Hunyo, binanggit din ni Ariola ang posibilidad na pagpapatakbo ng klase sa ilang Sabado. Sa pag-aasam na konsultahin muna ang mga magulang, guro at mga mag-aaral upang mapunan ang mga kakulangan sa kasanayan dahil sa maikling taon ng paaralan. Binati ni House Basic Education Committee Representative Roman Romulo ang proaktibong hakbang ng DepEd, pinuri ang mga hamon na kinaharap ng mga mag-aaral at guro dahil sa ekstremong panahon. Tinatanggap naman ni Vladimir Petoa, tagapagpangulo ng Alliance of Concerned Teachers, ang pagbabalik sa dating kalendaryo ngunit nagpahayag ng pangambang hinggil sa mga lingguhang klase sa Sabado. Inirekomenda na ito ay alternatibo mula muna upang hindi mabigatan ang mga guro at mag-aaral. Tiniyak ni Ariola na magkakaroon ng konsultasyon bago gawing opisyal ang anumang mga desisyon. Walang batas sa Pilipinas na nagpaparusa sa paglalabas ng mga klasipikadong dokumento ayon sa isang senador. Inilantad ni Senador Francisco Tolentino na kulang ang Pilipinas sa batas na partikular na nagpaparusa sa pagkalat ng mga confidential na dokumento sa pamahalaan na nagpatukoy ng mga circular mula 1964, 1968 at 2027 bilang mga umiiral na bagay lamang. Binigyan din niya ang bagaman mayroong administratibong parusa para sa mga ganitong pagkalat ng sa loob ng mga ahensya sa pamahalaan. Hindi sangkop ang mga ito sa mga civilian, sinang-ayunan ni Undersecretary Raul Barquez, ang Department of Justice o DOJ ang pahayag ni Tolentino na nagbibigay din sa kakulangan ng mga batas hinggil sa mga klasipikadong impormasyon. Tiniyak din ni Tolentino ang kawalan sa sapat ng regulasyon sa pag-address na pagkalat sa pamamagitan ng mga digital na plataforma. Upang tugunan ang kakulangan na ito, ipinagmukala ni Tolentino ang Senate Bill 2667 na kilala bilang National Security Information Clearance Act. Samantala, hindi nakadalo sa isa pang pagdinig sa Senado si dating Executive Secretary Paquito Ochoa dahil sa COVID-19 na pinalalakas kay Senador De La Rosa na naglabas ng subpoena kung hindi siya magdalo sa loob ng isang linggo. Binanggit ni De La Rosa ang kalagahan ni Ochoa sa investigasyon, lalo na sa mga aligasyon mula kay dating PDEA agent Jonathan Morales hinggil sa aligadong pakikilahok ni Ochoa sa pagtigil sa isang operasyon. Gayunpaman, binabalaan ni Senator Jingo Estrada laban sa pagbibigay ng labis na importansya sa mga ebidensyang chismis. For the international feature, ang bilang ng mga namatay mula sa baha sa Indonesia ay umabot sa 41, may 17 pa ring nawawala ayon sa ahensya ng kalamidad. Ang bilang ng mga namatay mula sa flash flood at cold lava flow sa kanlurang Indonesia ay umabot na sa 41 na may 17 katao pa ring nawawala ayon sa isang opisyal ng lokal na ahensya sa kalamidad na nagsalita sa AFP noong Lunes. Sinabi ni Liam Wahab, isang opisyal mula sa ahensya sa pagtugon sa kalamidad sa kanlurang Sumatra, na ang bilang ng mga biktima ay tumaas
mula 37 hanggang 41 sa isang gabi habang patuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa mga nawawalang individual. Ang malakas na pag-ulan ng Sabado ng gabi ang nagpapakilos ng baha sa dalawang distrito sa isla ng Sumatra na nagpapahamak sa libu-libong residente habang abo at debris mula sa bundok Marapi ay bumabagsak sa mga taluktok nito. Ang mga distritong Agham at Tana Datar ang pinakasinantala na may 3,400 na individual at nawawala. Ayon sa pag-ulat, binabaha ng baha ang mga kalsada, sinira ang mga moske at bahay at inanod ang mga sasakyan patungo sa mga kalapit na ilog. Bagamat malubha ang sitwasyon, hinikayat ng mga opisyal ang mga atadong residente sa humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak sa halip na sa mga evacuation center. Madalas na nakararanas ang Indonesia ng mga landslide at baha sa panahon ng tag-ulan kung saan nagpapalala ng epekto ng mga likas na kalamidad ang deforestation tulad ng nakita ng mga nakaraang insidente noong 2022. And for the entertainment, nagsimula ng mag-shooting si Julian Santos para sa The Bad Man. Nagsimula na ang pag-shoot ng aktres na si Julian Santos para sa The Bad Man bilang bahagi ng kanyang pagbabalik sa telebisyon. Ayon sa payag ng ABS-CBN itong weekend, gagampanan ni Santos ang papel na Pangulo ng Pilipinas kasama ang mga kasama niya sina Arjo Artaide at John Arcelia. Ang serye ay isang pagsasama ng ABS-CBN International Productions Incorporation, Nathan Studios Incorporation, Rain Entertainment and Dreamscape Entertainment. Si Artaide na kinikilala bilang pinakamahusay na aktor sa 2020 Asian Academy Creative Awards para sa kanyang papel na original na The Bad Man ay bumabalik bilang si Benjo Malayo, isang convicted prisoner at dating gobernador na napilitang bumalik sa ilalim ng krimen matapos makatanggap ng malungkot na balita tungkol sa nawawalang pamilya. Sa season na ito, si Malaya ay kukuha ng bagong misyon bilang isang bagman para sa Pangulo ng Pilipinas upang pigilan ang isang nagbabadyang sibil na kaguluhan. Hindi pa rin handa si Carl Estrada na magkatrabaho ang kanyang mga magulang. Sa isang panayam, kinumpirma ni Carl Estrada na hindi pa siya handa makatrabaho kasama ang kanyang mga magulang, sina Janice De Belen at John Estrada, na kinikilalang bituing industriya ng showbiz. Ang kanyang pinakabagong vlog na isinasagawa ni OG Diaz, ibinahagi ni Kyla na tila may kaba pa siya sa pagtatrabaho kasama ng kanyang mga magulang. May ganong factor, nahihiya ako. Para sa ngayon, hindi ko pa ma-imagine. Siguro dahil natatakot ako magkamali sa harap nila. I think that's part of it, sabi ni Kyla. Binanggit niya na kailangan niyang madagdagan ang kanyang karanasan at kumpiyansa sa kanyang karera bago sumali sa trabaho kasama ang kanyang mga magulang. Pinuri ni Kyla sa kanyang husay sa pag-arte sa seryeng Linlang kasama ang mga veterano aktres tulad ni Maricel Soriano, J.M. De Guzman at Paolo Avellino, pati na rin ang bidang si Kim Chu. Sports, si Kiefer Avina at ang Shiga Lakes ay bumabalik sa B1 habang si Thirdy Ravina at sa San N ay lumalabas sa B-League Playoffs. Sa playoffs ng 2023-2024, Japan B-League, B1 at B2, magkaibang karanasan ang nakaranasan ng magkapatid na Ravena. Si Kiefer kasama ang Shiga Lakes ay nakamit ang kanilang pagbabalik sa Division 1 matapos talunin ang Yamagata Wyverns 97-74 sa Bito semifinalist. Nagtulong siya ng 13 puntos, 4 na assists, 4 na steals, 2 rebounds at 1 block na nagdala sa Shiga sa isang B2 finals laban sa Koshagaya Alpas. Samantala si Thirdy na naglalaro para sa San N
Mayor Phoenix ay nagtamo ng pagkatalo na 69-66 laban sa Hiroshima Dragonflies kahit na mayroong 13 puntos, 6 na rebounds, 3 steals, 2 blocks at 1 assist. Ang pagkakalabas ng San En mula sa playoffs ay nagpahiwatig ng wakas ng kanilang tagumpay na kampanya sa elimination round. Sa kabilang banda, umusad ang Hiroshima sa semifinals kung saan harapin ni na Ray Parks Jr. at ang Nagoya Diamond Dolphins. Nag-ambag na si Park Jr. ng 5 puntos at 1 assist sa panalo ng Diamond Dolphins na 84-71 laban sa Seahorses Mikawa na nagtiyak ng kanilang pwesto sa semis. Inaasahan ni Team Cone na makalaro si Jafet Aguilar para sa Gilas sa Olympic Qualifiers. Nag-alala ang Gilas Pilipinas para sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa gitna ng Hunyo na magsusumikap na makuha ang pwesto sa 2024 Paris Olympic Games. Gayunpaman, hinaharap ng kuponan ng mga hamon kabilang ang mga injury sa mahalagang panlalaro tulad ni Jaime Alonso. Si Coach Tim Cone ay naghahangad na si veteran Japheth Aguilar ang punuan ang kakulangan na iniwan ang pagkawala ni Alonso. Ang kaalaman ni Aguilar sa sistema at ang kanyang mga katangian bilang leader ay gumagawa sa kanya ng mahalagang assist. Sa kabila ng mga responsibilidad ni Aguilar bilang ama, umaasa ang kuponan na makasama siya sa lineup. Bukod dito, may magandang balita tungkol sa pagaling ni AJ Edo mula sa tinamong injury sa tuhod at papalapit na siya sa pagtatapos ng kanyang rehabilitasyon. Magdadaos ang Gilas ng pagsasanay sa Laguna bago magtungo sa ibang bansa para sa mga tune-up game bago sa mga pagsusuri. Para sa international feature, ang panaman ni Babos ay patuloy na nabubuhay sa bagong serye ng The Joy of Painting. Isang TV series na nagtuturo ng pamamaraan sa pagpipinta ni Babos na nagtatampok ng mga hindi pa nakikitang obra mula sa incision ng artist ay nakatakda na mag-inspire ng bagong henerasyon upang lumikha ng mga masayang puno at yakapin ang masayang aksidente. Itinago sa loob ng halos 3 dekada ang 7 painting na natapos ni Ross bago ang kanyang kamatayan noong 1995 ay ngayon ay binubuo mula sa simula ni Certified Bob Ross Instructor Nicholas Hankins sa The Joy of Painting with Nicholas Hankins, Bob Ross Unfinished Season ang serye na pinalalabas sa American Public Television at available sa website ng PBS. Ay layunin to pa rin at hangarin ni Ross na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanyang sini. Umaasa si Hankins na mag-ambag din ang kanyang mga obras sa palabas na nabigay ng nakaka-relax na karanasan sa mga manonood na nagpapaalala sa orihinal na mga episode. Habang nagpapatuloy ang paglago ng interest ni Bob Ross, inaanyayaan ni Hankins ang mga manonood na magpahinga kasama isang malaking baso ng iced tea at maglahad sa kanilang sarili sa walang katapusang sining at pagpipinta. And also here in national feature, ang Corpus ay nag-host na isang block party upang gunitain ang kanilang ika-5 anibersaryo. Manila, hindi may pagkakaila ang nakakahawang katuwaan ng Filipino stand-up comedy ensemble na The Corpus habang ipinagdiriwang nila ang kanilang ika-5 taon sa podcasting sa isang masiglang kaganapan sa musika at komedya sa 123 Block ng Mandaluyong City. Binubuo ni G.B. Labrador, James Caran, Nonong Balyonan, Ryan Rims at
Luman Reyes na kilala na para sa kanilang kakayahan sa komedya sa pamamagitan ng Comedy Manila, libu-libong tagahanga ang nagdalo sa may suot ng kanilang tanyag na t-shirt at mga merchandise. Nagtatampok ang kaganapan sa mga performance mula sa iba't ibang artistang tulad din na Jonoy Danaw, Tanya Markova, Diloquin Yasmin, Eloisa Hailoni, at Leon and the Scouts na nagpapakita ng di mabilang na suporta para sa Kulpals. Ipinapaliwanag ni Balyenan ang kaniyang pagkamangha sa napakalaking suporta na nagpapakita ng paglalakbay ng grupo mula sa mga simpleng simulcast sa bahay ni na Labrador noong pandemya, habang sa kasalukuyan na namamayagpag sa Pilipino o Filipino comedy scene sa kanilang podcast sa Spotify. Sa inaarap, nagsisimula na ang The Cool Pals sa vlogging na naglalayon na makamit ang international na pagkilala upang mas lalo pang maipromote ang Pinoy stand-up comedy. Noong nakarang taon, ipinagdiwang nila ang kanilang anibersaryo sa isang palabas sa Soler Resort sa Paranaque. Para sa trivia, ang pinakamahabang ilog sa mundo. Ang Nile ang tinaguriang pinakamahabang ilog sa buong mundo, nagsisimula mula sa lawa ng Victoria sa silangang sentral ng Africa at umabot sa kahangahangang haba ng 6,695 kilometer o 4,160 milya mula sa pinakamalayong agos nito sa Burundi. Samantala, ang Amazon, kilala bilang pangalawang pinakamahabang ilog, ay dumadaloy papunta sa timog at Atlantiko at may haba ng humigit-kumulang na 6,750 kilometer o 4,195 milya kung isaalang-alang ang pinakamalayong bibig nito, ang estuary ng Par. Gayunpaman, ang pagtukoy kung alin sa dalawang ilog ang mas mahaba ay mas nakabantay sa kahulugan kaysa lamang sa simpleng pagmamalas. Hindi hanggang 1971 nang ilantad ang tunay na pinagmula ng Amazon na tagpuan ni Lauren McIntyre, USA, sa niebe patong na mga Andres ng Timog Peru. Simula sa mga niebe, patong na mga lawa at mga batis, unti-unti nagtatagpo upang mabuo ang Apurimac. Ito'y bumabago sa patungo sa mga ilog ng Ene, Tambo at Ucayali. Sa wakas, mula sa pagkasalimuot ng mga ilog ng Ucayali at Marañón, ang Amazon ay nagpapatuloy para sa huling 3,700 kilometer at 2,300 milya sa Brazil papunta sa karagatang Atlantiko na nakatampok sa maraming bibig, kaya't hindi tiyak ang eksaktong dulo nito. At iyon ang nakuha namin impormasyon dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayong manood at makinig ng Pinoy Web News Channel Cagayan de Oro para sa mga karagdagan pang impormasyon at balita. Ang muli, hinihiling ko pa po sa inyo na i-on ang notification at mag-subscribe para sa karagdagan pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw!